Hello everyone! Welcome to my channel. Sa video ito, malalaman nyo kung ano yung mga bawal at mga dapat limitahan o kaya yung mga dapat iwasan ng isang bagong panganak. Kung ikaw ay isang bago at wala pang idea, first time mong maging mommy at wala ka pang experience sa pagiging mommy, ay para sa iyo ang video na to. Pero bago ang lahat, please do subscribe and like and hit the bell button to keep you notified pag may mga bago akong videos na i-upload. So let's begin! So again, this video is all about my own research as a mommy. At gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ginawa ko at yung mga advice din sa akin noon. So ano nga ba ang mga bawal at dapat iwasan ng isang bagong panganak? So unahin na po natin yung bawal na pag-inom ng gamot na hindi inireseta ng ating doktor. Unahin na po natin yan dahil ito po yung posible na dapat yung gawin after yung mga anak, yung magpa-breastfeed. So ano, bakit po bawal yung mga gamot na hindi inireseta ng doktor? Kasi po, may mga gamot na hindi po pwede kapag kayo ay nagpapasuso. Kasi yun po yung unang gagawin, di ba, after mga anak yung magpasusuin si baby. May mga gamot po na hindi po pwede kapag kayo ay nagpapabreastfeed. Tapos po mga mami, di po ba meron kayong mga postpartum check-up or follow-up check-up? Sikapin niyo po na mga mami na makapunta kayo doon sa mga doktor niyo at makapagpa-check up. Kasi nasa recovery stage pa po kayo at kailangan niyo pa po ng patnubay ng inyong doktor. Tapos sabihin niyo po sa kanya kung ano yung mga nararamdaman niyo. At kung meron siyang mga tanong, sagutin niyo po ito ng mabuti. Kung ano yung nararamdaman niyo, kasi posible po na hindi niyo na napapansin yung inyong sarili dahil busy na po kayo doon sa pag-aalagas ni baby. Kaya very important po na na makapagpa-check up kayo after yung mga anak. Halawa po ay bawal magbuhat ng mabibigat or bawal gumawa ng mabibigat na trabahong bahay. Kasi nga mga mami, tulad nga po nang sabi ko sa inyo kanina, na nasa recovery stage pa lang po kayo. Yung state of mental and emotional ay stress pa dahil nga dun sa panganganak. Kaya ito po yung time para humilata lang, humiga, umupo, at iasa sa iba yung mga trabaho na hindi nyo pa kaya dahil nga sa inyong panganganak. Huwag kang mag-guilty kung wala pang lakas o nanghihina ka at hindi mo pa kayang magawa ang mga trabaho na dati ay kayang-kaya mong gawin. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo mga mami na bumalik ka agad kasi nga nagre-recover pa yung katawan mo. Kailangan mo pa ng time para mag-heal, time para mag-recover. At pag okay ka na, lahat ng trabaho na maisip mo ay kayang-kaya mo nang gawin. Pero pag hindi pa kaya, ay magpahinga ka muna. Pangatlo mga mami, iwasan ninyo ang stress and negativity. Kasi pag stress, madaling mapagod ang katawan. At kapag pagod, mas lalong nadidelay ang paggaling. And especially mami, kapag stress ka, matagal gumaling o magkilong ang mga sugat. Kaya iwasan ang stress mga mami, hindi po ito makatutulong sa inyo. Pang-apat po, iwasan po natin gumamit ng mga produkto sa ating puwerta na masyadong matapang. For example, yung masyadong mabango. Gumamit po tayo ng mga ordinary pads, yung mga pads na presko lang gamitin. At iwasan po natin na ma-irritate. Pag maglilinis po tayo ng ating puwerta, linisin po natin ng maligamgam na tubig lang. Iwasan po natin yung mga matatapang na sabon. So, gumamit din po tayo ng Betadine Feminine Wash para mabilis gumaling ang inyong mga tahi. Bukod sa antibacterial effect nito,
nababalance na din yung pH natin sa perineal area. Honey, ay bawal kayo umire ng sobra kapag ikaw ay dumudumi. Iwasan niyo po yan mga mami dahil posible po na magkaroon kayo ng almoranas, which is ito po yung mga common na nagiging sakit ng isang bagong panganak, lalong-lalo na sa first week after niya manganak. Para maiwasan po yan mga mami, ay uminom ng maraming tubig at kumain ng pagkain na rich in fiber para mapanatiling malambot yung mga tae. Pero kung feeling mo talaga nahihirapan ka, nasasaktan ka kapag ikaw ay dumudumi, try mo magbabad muna sa warm bath bago ka dumumi. O ito yung tinatawag na hot seats bath para ma-relax at mas mabilis kang makadumi. Ang anim po, mga mami, limitahan niyo po ang pagkain niyo. Hindi ko po sinasabi na mag-diet kayo. Ang gusto ko lang pong sabihin ay maging aware lang kayo sa bawat pagkain na inyong nakain para maiwasan niyo po yung mga pagkain hindi dapat kainin. Halimbawa po ay yung mga pagkain na mataas ang sugar or kaya masyadong mataba or kaya yung masyadong maalat. And most important po, mga mami, yung mga pagkain na mataas ang mercury content. Kasi po, nakaka-apekto po ito sa brain development ni baby. At kung kayo po ay nagpapasuso, lagi nyo pong iisipin na kung ano po yung ipinapasok natin sa ating katawan, yun din po yung nakukuha ng ating mga baby. Kaya po, piliin nyo kung ano yung mga dapat yung kainin. Pampito po ay bawal ang alak. Baka isipin ninyo, porque nakapanganak na kayo at wala na si baby sa tiyan ninyo, eh pwede na kayong uminom ng alak. Bawal na bawal pa din po. Hindi lang dahil sa ikaw ay nagpapasuso at pwede makuha yun at mapunta kay baby. Kundi, dahil pag umiinom ka, eh baka magbago yung iyong mood. At pag hindi stable ang mood mo, mga mami, dahil doon sa epekto ng alak, ay baka hindi nyo maalaga ang mabuti ang baby. So, bawal na bawal pa dito mga mami ang pag-inom ng alak. Pagkapanganak, alam mami ng maganda at maayos ang mapagbilibangan. So, kung ikaw naman ay stress, mag-distress ka sa maayos at hindi self-damaging na pamamaraan. Lagi niyong iisipin yung kapakanan ng inyong anak. Ngayon na mother na kayo, hindi yung sarili niyo na lang yung iisipin ninyo. Kasi syempre, meron na kayong mga inaalagaan, meron na kayong mga binubuhay, at meron na kayong mga pinapalaki. Pangwalo po ay bawal ang kape. For sure mga mami, meron dyan na mahilig sa kape. Pero kung kayo ay breastfeeding, ay bawal na bawal po ang kape kasi po na itatransfer po yan through breastfeeding. At pag nasa katawan na siya ni baby, hindi po kaagad-agad nakakaalis yung caffeine doon sa sistema ng katawan ni baby. At posible po na ipon yun at epekto po ng kay baby ay magiging irritable po siya. At hindi po siya kaagad-agad makakatulog. So same as adult lang po ang effect ng caffeine. Kung tayo po as adult, hindi tayo nakakatulog kagad, nahahay tayo pag umiinom tayo ng kape, ganun din po yung effect kay baby. Posible po na hindi antukin o mahirapan tayong patulugin si baby. Ang effect noon, mga mami, hindi lang kay baby, kundi sa atin din. Kasi tayo yung nagpapatulog sa kanya eh. Tayo yung nag-aalaga. So kung hindi siya makakatulog, tayo din yung mahihirapan. So para madali ang buhay para sa isang nagpapasusong nanay, ay bawasan at iwasan po ang kape. Po mga mami, bawal po ang magpagutom. So no-diet po muna tayo dahil syempre nga, bagong panganak lang po tayo. Kailangan po natin ng mga pagkain, lalong-lalo ng mga
nutritious food na makatutulong sa ating pag-recover. So, importante po na kumain tayo ng tamang oras, kumain ng masustansyang pagkain. Po, mami, ay bawal ka munang tumanggap ng bisita. Ito mga mami ay hindi lang dahil sa pandemic ngayon, kundi dahil mapapagod ka kasi pag malaking bisita o kapag ikaw ay tumatanggap ng bisita. Kasi syempre, makikipag-usap ka, asikasuhin mo sila, tapos magpapakwento pa yung mga yan, diba? Mahirap para sa'yo yung magkwento ng magkwento o magsalita ng magsalita dahil ikaw ay nasa recovering stage pa rin. Lalong-lalo nasa first week o kaya few days after mo makanak. So, nagre-recover ka muna, mami. I-regain mo muna yung energy na nawala sa'yo from labor and delivery. At mag-ipon ka muna ng lakas. So, kapag okay ka na, malakas ka na, pwede ka na ulit tumanggap ng bisita. Pero be careful pa din kasi syempre ngayon, marami pa rin kaso ng yung mga virus na nasa paligid natin. Kaya isipin nyo din lagi na hindi ka pa ganun kalakas ang resistensya mo. Mag-iingat pa din. Na nagre-recover pa lang kayo at isipin nyo din po na meron kayong newborn. So, ingat-ingat din po kung pwedeng huwag muna magpadalaw sa bahay, much better po. Pero syempre, hindi naman po maiiwasan yun. Yung mga lola, mga lolo, di ba? Mga titas, titos, ingat-ingat na lang po if ever. Next po, huwag muna kayong gumamit ng makakapal na kumot o magsuot ng maiinit na damit. Kapag ikaw ay bagong panganak, kasi po mga mami, nag-hot flashes po tayo dahil nga syempre, nagre-regulate pa yung mga hormones natin. So, meron pang mga imbalances. Gumamit lang po tayo ng mga comfortable damit. Yung malinis lang at press po para sa comfortable din tayo, di ba? Last po mga mami is iwasan niyo po yung itali niyo yung buhok ninyo ng sobrang higpit, di ba? Pagka mga mami talagang higpit-higpit yung pagkatali ng buhok. Iwasan niyo pong istresin yung mga buhok ninyo kasi common na common po sa isang bagong pamanak yung hair fall. Kasi nga tulad nung sabi ko kanina na imbalance pa yung hormones natin. Hindi pa siya well-regulated. Prone pa rin tayo sa hair fall. Kaya iwasan niyo po yung sobrang-heated na pagtali ng mga buhok ninyo. So mga mami, advice ko lang po sa inyo, lalo na dun sa mga first time mom o mga new mom, sumali po kayo dun sa mga support group. Sa Facebook po madami po yan. Mamili na lang po kayo kung saan kayo magiging komportable. Kasi po, doon, magkakaroon kayo ng mga idea at saka mababasa ninyo yung mga experiences nila. Tapos, mapapind out ninyo na hindi lang kayo nag-iisa. Hindi lang pala kayo ang nakaka-experience ng mga ganong pakiramdam. Helpful din po yan mga mami. Makakatulong din po yan sa pag-recover ninyo. Para maiwasan nyo din po yung mga postpartum blues o yung mga postpartum depression. Kasi nga, nalalaman nyo na hindi lang kayo nag-iisa at hindi lang kayo ang nakaka-experience noon. Kasi, syempre, as a first-time mom, wala talaga tayong idea, di ba? Bagong-bago tayo sa ganitong experience. Yun po yung mapapayo ko sa inyo na magbasa-basa kayo, sumali kayo sa mga support group. Ganun po. Yun po mga mami, sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito at salamat din po sa panonood sa aking vlog. Salamat!